Hi guys! Andito ako sa may taniman namin. Andito ako sa taniman namin. Pumunta na naman kami ulit. Binisita namin. Kita nyo ba yan? Bulanghoy yan, bulanghoy. Magsasaing ako ng bulanghoy. Kasi namimiss ko na kumain ng ganito. Halika, tulungan mo ako magbalat. Saingin ko yan para makakain kami. Bulanghoy. Nagbabalik na naman ako. Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Lagi kayong mag-iingat. Ganito talaga yung kinakain namin dati sa Bohol. Bohol kasi ang probinsya namin. Sa almusal, kamote, tanghali, saging, sa gabi, ganito, bulanghoy. Sobrang hirap ng buhay namin dati sa probinsya. Kahit ngayon, ganun din naman. Wala namang nagbago sa buhay namin. Ito yung kinakain namin sa Bohol dati palagi. Bulanghoy. Kamuting kahoy, hindi kaya saging, hindi kaya karlan. Dito ako lumaki sa pagkain na to. Laking probinsya ako. Ang taniman namin dito, andito sa Teresa Antipolo. Andito na naman kami ulit ni Mama. Kasi bumisita kami dito. Nagtanim na ulit sila ng kamuting konti. Ayan na, nagbalat ako ng ganito oh. Kasi kakainin namin. Sasaingin ko. Konti lang naman to. Tira-tira lang to nung ano. Nagkumuha sila ng ganito kasi may bumili. Bumili ng bulanghoy. Kamuting kahoy. Tapos may natirang konting maliliit. Ayan. Sasaingin ko na lang din. Maliliit. Magkwentuhan tayo. Dati, ang buhay namin, mahirap talaga. Kahit dito sa Manila, ganun din naman, mahirap pa rin kami. Wala namang pinagbago. Mahirap ka dati. Pagpunta mo ng Manila, may umaman ka agad. Wala namang ganun. Anong sinyong dungagon? Saingin ko. Lami ba ni si Jacket Abistam is? Gagmay, haram na yung dungagon. Sayang mampod. Na namang pay daghang bunga gipang lukat na nila na may daghang bunga. Puti yung raba o puti. Pawis pawis na ako dito. Naa, langhoy yan. Nagbalat ako ng bulanghoy, kakainin namin. Tara. Tingnan natin kung may lagi na yung mani. Magbubunot ako ng isang puno. Ito na. Ito na. Ito na yung mani.
Tingnan natin yung mani. Yung mga mani. Oh my God. May laman na siya. So ayun ang nangyari. Ayun yung ginawa ko kanina. Galing ako sa taniman namin. Tapos nagbalat ako ng, nagluto ako ng kamuting kahoy, bulanghoy. Tapos sila mama nagtatanim. Nagtanim ulit sila ng kamote. Nagulat ako kasi si mama habang nagtatanim, namumula. Kasi sobrang init, sobrang namumula na siya. Natakot kami ni Ninang Mary kasi baka mamaya mapano. High blood kasi si mama, sobrang high blood. Tapos nasa nabilad sa init. Kaya ayun, tumigil na siya sa pagtatanim kasi nga sumilong na siya sa doon sa ano kasi sobrang init, baka mamaya mag-collapse, nakakatakot. Hindi talaga kami magsawa na kumain ng mga ganun, mga pananim namin kasi doon kami lumaki. Kumakain kami ng saging, kamote, karlan, kamuting kahoy. Yan talaga yung kinabubuhay namin doon sa probinsya sa Bohol. Kaya ganito din kami dito, ganun din kami dito sa Manila. Ganun ang ano namin, si mama at si papa masipag magtanim. Mahiling magtanim, yun talaga yung kahit pa paano pag wala kang makain, may madudukot ka, may makukuhanan ka ng pagkain pag walang-wala. Yung iba dyan, kahit hindi nyo lupa yan, taniman nyo yan. Huwag kayong matakot sa may-ari, magtanim kayo dyan. Taniman nyo yan para hindi kayo mahirapan dyan sa buhay. Kami nga dito, nagtanim kami. Nagsisipag kami magtanim para may madukot. Kahit hindi nyo lupa yan, taniman nyo rin yan. Huwag kayong matakot sa may-ari. Sabihin nyo, pag may tanim na kayo dyan, sabihin nyo, harvestin nyo naman din. Hindi naman naaakinin yung lupa dyan. Magtanim kayo dyan. Huwag kayong umasa sa tanim ng mga kapitbahay nyo dyan. Dapat masipag kayo. Yung iba dyan, magnakaw na talaga yan sa mga tanim na kapitbahay. Uy. Huwag kayong ganyan ha. Masama yan. Huwag kayong magnakaw sa tanim ng mga kapitbahay kasi yung mga iba na may mga tanim dito ninanakaw na. Na. Masipag kayo magtanim kayo. Kahit hindi nyo lupa, taniman nyo yan ha. Huwag kayong matakot sa may-ari ha.